Maaga pa ang araw, ngunit marami na ang nagsisipagkalahok malapit sa dagat. Ang iba ay namamangka upang makakuha ng mga isdang pangkain at para na rin pagkakitaan. At ang iba naman ay gumagawa ng bahay sa dagat. Sa dagat na kasalalay ang kanilang buhay dito, sa isang barangay sa Digo City. Malayo man sa poblasyon ay hindi ito naging hadlang para sa ikabubuhay ng mga naninirahan dito. Hindi na panibago sa mga tao dito ang negosyo na kapalipot sa kanila, ang negosyong fish cage. Naimbitahan ng aming crew ang isang pamilya na dahil sa fish cage ay nagbago ang kanilang buhay. What's it going? Seaweeds. Bagong bagayan. Ding. Fish stuff. Pila po katuig ka na ginato yan? Mga 4 years. Barbay, sumurang pagtawagan na yung sa kaning supermarket. Ito na yung kamot mo ko nga kapunta ko lang sa biscuits. Pero matungtungag sa mga inabuhin niya. Ito sa kapot rabon. So, ang sinukulay ko kami sa biscuits, wala nang huwag po sa ligi ako. Kasi ako po, ista, seaweeds, buyan. Mayroon ang species nga naginan siya. Wala po ilang kumain. Iruling yun sa mga players. Nakapura ko sa biscuits po. Kung may sura, isuri kay Prince of Kimala. Kung itabi kayo sa iyong finance, kasi na ini ang malulan niya ni kinasakuan niya. Ito, tarong ko na ako sa dala niya. Tapos sa parang ko nga, naikakiyata na sa kuha, ibaros po ko siya. Ibaros niya na ba? Ayon kay Kuya June, ang bilang ng mga bangus sa isang puwang na fish cage ay malalagyan ng hanggang 15,000 bangus. Sa unang buwan ng pag-alaga, mahina at malimit pa ang pagkain ng mga ito. Pagamat sa pagdaan na ikadalawa hanggang ikatatlo, nagpapaunahan na ng pagkain ang mga bangus. At sa huling 2 buwan, mataba na ang mga bangus at pwede nang i-harvest. Kira po, ako yung gamay po. Ilan naman ka bangag imo di aron sa imong fish cage ya? 18. Then pila man ang naisulod ya? Kuan mag count mi karon mag sundan na punta na po. Tanan na po dayon. Apoy mabutay na po nato. Kaya masundan siya karon nga. Uy. Tako ko na kung kayo. Sa ima nang lanong nga magkapot ani mo. Isa na ba na ang inyong balay, kuya? Isa na po na inyong ipabuhat ng balay. Wow. Eksklusibong pinakita ni Kuya June ang kanilang bagong tayo na bahay. Mula sa maliit at masikip, ngayon ay maluwag at marami ng palamuti. Kayan di oro, kayan di oro. Kino sulak yo. Leon Lite.
sa kuwang, gusto lang sa kung mga trabante. Usap-usap yun lang, ginagawa. Ginagawa eh, ako din yung gusto nga. Ay, mga sila, mga atak sila mga pantano. Iabusara nila, kailangan nga, dapat ko'y makita. Dili lang ikaw nga mo, ikaw lang mo lambot, pati po sila. Mao na akong libot sila. Kuan lang, kung ba sila, yung mga kanyang mag-subod, lang yung mag, nang, padala sa mga istorya, kanil nga, like yung binansya, kay, usang bayaw yun na yun, yung ka ng, mga ikag, mga panay ng mga tao, bak, no? Ako kapital, naman yung binansya. At least nga, kung malugi ka, lugi sa mga na may gamay ginansya. Lilihinin ko na yung kapital mo kuan. Inimbitahan ng aming crew ni Kuya Jun at Ate Mimi na pumunta sa kanilang fish cage upang makita sa realidad kung ano ang mga elemento ang nababalot sa isang bahay sa dagat. Inabot ng 4 minuto ang aming paglalakbay papunta sa fish cage ni Kuya Jun. Salamat naman at hindi marahas ang mga alon ngayon. Yan, ocean na guys! Sa aming pagdating ay sinalubong kami ng mga kumon na sasalubong sa mga normal na bahay. Ang mga aso. Mahirap pero masaya ang pag-akyat sa mga katay na mga kawayan. Nilibot rin ng aming crew ang mga pasikot-sikot dito sa fish cages. Sumatotal ay mayroong 18 taon na lalagyanan ng mga bangus. At ngayon, 14 nito ay may mga laman at hinihintay na lamang ang mga tamang panahon. Hindi rin pinalagpas ng aming crew na mapansin ang mga iba't-ibang kulay at disenyo ng mga bahay dito sa dagat. Habang kami ay nagugunita ng isang interview kay Kuya Jun, ay kasalukuyan din nagha-harvest ang kanyang mga tauhan. Aabot ng 5 tonelada ng 2-to-1 na mga isda o 2 bangus 1 kilo na bangus. Maaga kaya't hindi na naabutan ng aming crew ang mismong pagkuha ng mga bangus sa fish cages. Naabutan na lang ng aming crew ang pagdaong ng mga bangus sa buhangin. Sinimulan agad ng mga tauhan ni Kuya Jun ang pagkuha ng mga isda para i-classify at i-deliver. Ayun nga ikaw na ba?